Yung Diyos, nung nagkatawan tao, yung ama rin ba yon o hindi? Ulit-ulit lang ito si Toto. Sinabi na ngang hindi eh. Hindi po ba tiyan yung bugtong na anak? Tama na to, Kasi hindi. po, Naawa lang ako sa opo. iyo eh. Tama na to, huwag mo na ipilit yan. Yun na po yun Ang eh. tanong ko... Sabi po ng ama, ito yung aking kinalulog ng bugtong na anak. Paano po magiging ama yun? Eh kung Ang yun tinatanong na sabi niya, eh Iba yun yung kanya ama, po. iba yung anak, Toy. Tama po ba? Ito po kasi, Ang tinatanong... Katotoy Bibo. Opo, tatlo kaya nga po tatlong Nilinawin ko persona, lang, no? iisang Para Diyos. malinaw, kasi... Okay, ganito, no? Sa mga hindi nakakaunawa, no? Pakinggan nyo lang, ano? Nung bumaba ba rito sa lupa yung anak, sino ng Diyos yung naiwan? Ano Sa po? langit. Sino po Kasi, tinatanong niyo, di Mr. ba, isa Totoy? lang. Ikaw, Inel. Bakit Nelmi. po may maiiwan? Eh, ang Diyos po nasa lahat ng dako. Kaya nga nagtatanong ako. Hindi ko Opo, sinabing wala po may maiiwan. naiwan. Okay, salamat. Walang naiwan. Therefore, nung bumaba sa lupa, ang Diyos, yung isang Diyos mo, Ay, isa lang po ang di Diyos. wala lalabas. Yung isang Diyos mo, di lalabas, walang Diyos dun sa langit. Kasi bumaba eh. Ha? Hindi kasi na, hindi yata alam ni Toto yung Trinitarian eh. Alam mo ba yung Trinitarian, Toy? Naintindihan Okay, mo ba ngayon yung ganito, no? Trinitarian? Babasa ako, ha? Tumahimik ka, boy letra. Mateo 16:17. Mapalad ka, Simon Barona, sapagkat hindi ipinahayag sa ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking ama na nasa langit. Tanong, yung ama na nasa langit, Diyos ba yun? Yes. Yung anak na nagsalita na si Yesu Cristo, Diyos din ba yun? Yes. Ilan na sila? Okay na yan. Kim, andiyan nga ba? Yung ano po? Yung ID? Ang gulo talaga nito si Boy Wala Lester. Na yan, ano, Toy. Wala na ang intention tinatanong ko. Wala ba kayo alam? Ang talaga, ba't ba ko hinahanap, Boy Letra? Ah, yun si yung 80. Wala na, ginulo na yung ano, ginulo na yung ulit-ulit, redundant lang kasi, kasi ano to, Toy, ba Bibo? Alam ka? Hindi naman... Mag-live ka? Hindi, ganito, no? Mag-live ka, doon ka makialam. Toy, redundant na yung sinasabi mo, Toy, ulit-ulit ka na lang. Wala kang pakialam, tumahimik ka, huwag kang manggulo. Sinabi na nga sa'yo, Toy, iba yung ama, iba yung anak, Toy, manahimik ka muna, Toy. Wala naman sustansya yung sinasabi mo. Okay. Ngayon, kung walang istansya, scroll up, bumaba ka na. Wala naman sustansya yung sinasabi mo, Toy. Tigil mo na yan. Magpakiyat po kay Boy Letter. Maawa ka sa mga nakikinig dito, Toy, maawa ka. Kung gusto mong kausap si Boy Letter, sabihin mo, sige, bababa na ako. Ayan, babaan na lang, tama. Mahilig kang umepal eh. Ang mababaan na lang, Toy. Ulit-ulit ka lang naman eh. Sige, sinabi gusto na ngang... usap si Boy Letra? Sinabi yung na ngang... Usap-usap po. Ano po tayo? Diba? Open forum po tayo dito. Eh, nagsasalita ako. Ginugulo babaan na, Toy. Sabi mo, bababa ka na, ayaw Toy. Ayaw mo suwayin. Huwag ka na diba? Magpaliwanag, Toy. Sabi mo, bababa ayaw ka. Ayaw mo suwayin. Diba? Palang bababa. Hindi pala ako, bababa. Suwayin mo. Nagtatanong lang ako. Huwag mong pagalitan yung moderator. Ko. Hindi ko yung moderator. Ano, nakikialam ka, Joji. Diba? You have not the right to. Hindi mo ako pinayagan. Diba? Boy Letra, tsaka si diba? Sir Totoy Bibo. Mukhang may diba. Kasi si, honestly speaking, si Boy Letra. Tama na yan, Toy. Tama na yan, Toy. Walang sustansya yung sinasabi mo. Sabi mo, bababa ka. Walang alam to sa Biblia. Sabi mo, bababa ka na. Eh, wala ka pa lang isang salita eh. Yung Boy Letra, lahat daw ng tanungin nyo sa kanya, babasahin niya letra po letra. Okay, at magtatanong ako kay Boy Letra. Sige. Saan mababasa yung purgatorio? Anong Bible version? Makinig ka, sasagutin ko. Pamoderate, pag sumapaw si Totoy Bibo ha. Pamoderate ako ha, malinaw yan. Ang sagot dyan, Totoy Bibo, sa Latin na Vulgata, Hebrews 1:3, letra po letra, nandyan yung verb na purgationem. Dinirive yan sa Latin. Latin word na
sa noun as a purgatorium. Letra po letra. Hindi yan alam ni Eliseo Soriano. Kasi si Eliseo Soriano nakabatay. Makinig ka, makinig ka. Makinig ka muna, pamoderate, pamoderate. Sumapaw, sumapaw. Hindi kailangan ng mahabang sagot. Tatanong mo din, pamoderate yan. Pamoderate yan. Anong verse? Pamoderate yan, pamoderate yan. Bible, no purgatorio. Pamoderate. Hindi, nasagot niya eh. Hindi pa ako tapos. Tinatanong ko lang anong Bible verse. Eh, moderate niya yan. Nagtatanong ka eh. Gusto, kasi, binusto mo yan eh. Mahaba na yung sagot niya. Hindi naman nagkulang. Wala pa nga 20 seconds. Kasi may follow-up question pa lang. Ako. Ano, pakisagot yung tanong ni Totoy. Totoy, ano yung tanong bigay ulit? Bigay siya, Hebrews. Yung tanong ko, anong Bible verse at Bible version? Sinabi niya na Latin. Sige, Bible version naman. And Bible verse naman. Yun lang, hindi kailangan ng paliwanag. Okay. Sinabi siya Hebrews kanina. Tama yung sinabi ng sagot si Boy Letra. Bible verse. Sagutin ko, moderate niya. Sasagutin ko si Totoy. Totoy, Totoy Bible na to. Bible verse lang ha. Makinig ka muna to. Makinig ka muna. Sige, sasagutin daw po niya. Ah, sasagot na daw po. Oh, ngayon, pag sumagot ako, kailangan yung follow-up question mo nakabatay sa buong sagot ko. Siyempre, so therefore, kailangan patapusin mo yung sagot ko, tiisin mo. So, ang sagot ko... Bible verse lang ha, tandaan nyo ha. Bible verse lang hindi ko pala-paliwanag ha. Paano mo na nga, ano mo na nga yung Bible. Magsalita ka na Boy Letra, ayan, okay, natahimik na siya. Ang Bible verse, letra po letra, Hebrews 1:3, sa Latina Vulgata, letra po letra, nandun yung salitang purgasyon ng peccatorum passim. Sa English word, yun yung ang nakasulat dun, purging. Yung ang original na lingwahe ng church, Acts 2:3, nung binigyan sila ng gift of tongue, Greek, Hebrew, Latin, hindi English, Tagalog. Okay. Yung MCGI, English, Tagalog lang yung... Malayo na yung sagot mo, yun lang ang tinatanong. Patahimikin nyo muna yan si Totoy Bibo. Hebreo 1:1. Patahimikin nyo muna yan si Totoy Bibo, hindi pa ako tapos mag-explain. Kasi malayo na yung sagot mo. Wala na to, huwag na to. Hindi pala to marunong eh. Huwag na to. Saglit lang to, Boy Letra, saglit lang, Georgie. Georgie, may access na ba kayo magpaakyat? Magpababa? Tingnan mo. Ito, wala, flowers. Matutulog ka na ba? Wala. Check mo ngayon. Wala, ito. Chine-check ko ngayon, wala. Wala. Hindi nyo wala. Pa. Wala, wala, flowers. Purgatorio name. Okay, sige go. Totoy Bibo, ano ka? Sunod ka na lang sa kanila. Kapag sinabi nila mag-mute-mute ka na lang muna. Ganun na lang. Salamat. Sige, tuloy nyo na yung discussion nyo. Ganyan talaga yan. Lelus, nandyan ka pa ba? Parang maganda mag-timer. This time ang maganda mag-timer. Ang inaanap kasi natin, yung purgatorio. Ito! Ito nga, yung 1-3, sige, ah, ngayon, ganito. Ano naman sa Greek interlinear yung purgatorio? Pwede ka muna, Totoy Bibo, ah. Yung purgatorio nga, sa term siya na Latin. Greek interlinear. Knowable yan, bro. Meron akong interlinear dito. Pakinig ka muna, Toy. Teka muna, Toy. Totoy Bibo. Ay, wala na to. Patahimikin nyo muna. Anong number? I-request ko na. Sagutin yung mga tanong nito kasi ayaw magpaawat eh. Ayaw matuto nito. Yun lang ang tanong ko. Hindi, i-refuse ko yung, ayaw kitang kausap, Toy. Ayaw kong kausap yung, iba na lang, si Inil na lang. Hindi mo na alam. Bro, Inil. May suggest on topic, friendly debate. Toy, ayoko na kausap, Toy. Hindi ka marunong sumunod sa rule. Tahimik ka lang, magsasalita ako. Hindi ka marunong sumunod sa rule, Toy. Sadali lang magsasalita ako. Simpleng rules lang, di mo kayang sundin. Tumahimik ka muna. Itong purgatorio na sinasabi nila na como nabasa purgatorium, ano ba sa Greek interlinear ito? Kumbaga, yung Latin kasi, isinalin na sa wikang Latin, pero yung true meaning ng purgatorio is wala.
Original right. language yan. Kasi, isa sa mga gift of tongue yan. Huwag ka naman bastos. Huwag ka naman bastos. Kasi ikaw nga bastos, nagkukonclude ka eh. Ano, yung totoo ka, nagsasalita ako. Tumahimik ka muna to. Manahimik ka na dyan. Ayaw tang, ano, tumahimik ka na dyan. Ayaw mo bang malaman nila yung katotohanan? Kaya nga bang, sinasabi ko pag si Totoy nandito eh. Ngayon ganito, sabi ko sa inyo eh. Yung Greek intonation. Sabi mo, bababa ka na, di ba? Sabi mo kanina. Bumaba ka na. Ngayon si Boy Letra nagpapaliwanag. Sabi niya bababa na siya, di ba? Wala pa lang isang salita ngayon, si Totoy. Tumahimik ka muna. Tumahimik ka muna. Ngayon, sabi mo bababa ka na? At ba't nandito ka pa? Yung Codex Sinaiticus kasi, makinig ka muna. Wag mo akong buluhin. Hindi, ikaw nga nagbubuloy. Babaan na to, babaan na. Maawa sa sarili. Yung Codex Sinaiticus, ito po yung pinagkuhanan nung lahat ng mga salin. Therefore, kung wala dun sa mga corresponding number o sa Greek interlinear, therefore, isa itong idinagdag. Ang galing mo to, hindi ka salita ka sa live ng anong hindi mo alam. Kung ang Latin ang lalabas na basehan natin, lalabas, i-echapera natin, yung mga Greek interlinear. Eh, wala pala yan eh. Toy, dapat dito lang tayo sa tapos ka na, Toy. Ano, panayimik diba? Ka na. May topic kami, sola scriptura, so, Toy. Ano ngayon, ka ganun lang kasimple yun, ano? Kung wala doon sa Greek interlinear, ibig sabihin, sa yung aral na yan ay palpak. Kaya nga, simple lang, ano? Ano sa Greek interlinear? Yung MCGI nga, hindi naman yung Greek eh. Panayimik ka na, Toy. Diba? Ano? Manahimik ka na, kawawa ka so, dito. So, ganun lang kasimple. Yun lang, tapos na ako. Oh, yung MCGI ito, wala sa ano, Greek interlinear, so, MCGI. Purgationem, pecum patiens dit ad dexteram maestatis in excelsis. Tapa, kunyari matalino, nagbabasa ng Latino. Niloloko mo lang yung sarili mo ito eh. Asan yung Greek interlinear? Tayo, kung loko niya sarili mo, huwag kang magbasa-basa. Kunyari na naiintindihan mo yan. Di mo yan naiintindihan. Kunyari ka lang. Sa Greek interlinear, ang mababasa rito, ang nakalagay ay... Bro, Inil, PM tayo ha. Nakikipag-debate ka pala noon. Dito si Totoy kasi may sira sa ulo to eh. Bro, Inil, bababa ako. Mag-PM tayo ha. Ano tayo? Friendly debate tayo sa Sola Scriptura. Ito si Totoy, pagtyagaan nyo na itong kausap kung gusto nyo, no? Baba na ako. Ako na lang mag-adjust. Kaya nakakahawa to eh. Hebrew 1-3. Nagkasundo na. Ano to eh, parang sirang plaka to si Totoy Bibo eh. King James is the man to kay Eliseo Soriano eh, parang sirang plaka. The brightness of glory. May... Uy, bumaba na. Yun, bumaba na. Ano bro, Inil? Ano tayo, and, friendly discussion tayo. Kasi Catholic kami, hindi kami naniniwala sa sola scriptura. Ano tayo? Stop tayo dyan, no? Catholic? Ganun ba talaga? Catholic? Hindi na. Catholic din ako before when I was Boy Letra, may tanong ako sa'yo, Boy Letra. Ano yun? Hindi na. Sige kayo muna. Mag-pretend ka na lang na sola scriptura ka po, di ba? May tanong lang ako sa'yo. Mag-pre-pretend ako sola scriptura, bro? Bible alone. Siguro, sige, kaya. Kaya ko naman. Nasa Biblia na iniligtas pinangakuan ni Jesus yung katabi niyang nasa cross no na maliligtas na dadalhin niya sa paraiso, nasa Biblia 'yon. Could be the honest conclusion to that verse na yung magnanakaw 100% ligtas, tama ba? Pinangakuan tama, siya ni Jesus Christ on the spot eh. Sure yung kasi hindi pwedeng bumalik yung sinasabi ni Kristo ng walang kapuluhan. Si Maria na ina ni Kristo na nag-alaga ni Kristo hanggang namatay siya. May mababasa ba tayong pinangakuan siya ng kaligtasan? Actually wala bro. Wala. Kung sola scriptura ka, ang conclusion mo yung magnanakaw 100% ligtas pero si Maria not sure. Actually kasi ang sola scriptura. Not sure. Kung sola scriptura ka. Ang ibig kasi sabihin si Bible alone ka eh. Sure, kasi that ano is, eh. That is, hindi, mag-assume ka nga sulad na sulay scriptura ka. Puro tayo Catholic. Nag-gets mo yung point ko? Mag-assume ko ba?
Kasi wala tayo, oh. So meaning to say, kung babasihan lang natin yung sulay scriptura, wala tayong mababasa na si Maria pinangakuha na naligtas. So meaning to say, wala, hindi pa sure. That is the failure of sulay scriptura. Actually, yung sola scriptura kasi namin, bro, puro yan ang ibig sabihin, necessary sa doktrina ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang lahat ng patungkol sa Bible, kumpleto to sa verses or sa kaalaman patungkol sa ikaliligtas ng tao. Kasi yung doktrina, yung verse na hinahanap mo kung si Maria ay pinangakuan ng kaligtasan, hindi siya necessary para sa salvation ng tao. Yun ang doktrina ng sola scriptura. Sola scriptura, word for word. Kaya nga nagtatalo kayo sa isang word lang. Nagtatalo, pumunta pa tayo sa iba't ibang mga translation para lang ma-substantiate natin yung doktrina natin because of a single word. Ang sola scriptura, kompleto siya sa pagtuturo ng kaligtasan. Yung Biblia, paki-record niyo ako, ha, pambihira sabihin, sola scriptura na rin ako. Ayoko na, bro. May recorder minsan, may nagre-record yan, eh. Ayoko na ituloy. Gagawa na naman ako, gawan ako ng memes nito, sabihin si Boy Letra, sola scriptura na rin. Pero sola scriptura, yan. Hindi naman biblical, eh. Oh, actually, ano yes, tindig-tindig ko yan. Kasi is, you are verse alone, parang ganun, verse only. Eh, paano nga yung problema kasi, may isang verse, tatlo, or lima yung possible context. Kaya nga dyan dumadami yung mga sekta-sekta. Yan yung use ng mga theologian. Oo. Yan yung gamit ng mga theologian. Kasi isang verse, multiple context yung ano nila sa isang verse na yun. Kaya parang nagiging sarili nilang branding yung context nila, pero gumagamit sila ng parehong verse. Actually, pwede naman yan. Wala naman yung problema, eh. Kung basta yung paggamit mo sa verse, hindi sa pangsariling interest. Kunyari, gagamitin mo yung isang... Na, nagagamit na nga sa pansariling interest. Yun ang mali. Kasi sasabihin nila, gumagamit kami ng verse, binasa namin yan. Pero yun. Iniiba lang nila is yung context nila. Yun, kunyari, gagamit ako ng verse, kasi kakapit ko sa sarili ko, sabihin ako yung anghel dito, ako yung propeta dito, ako yung katuparan. So mali yun. That is very wrong talaga, napakamali nun. No? So, palpak, napakapalpak ng sulay scriptura. Because and foremost, sola scriptura is unbiblical. Di, schedule kami ni Bro Enil ba? Friendly discussion. Ano, Bro Enil, gusto mo? Tapos, re-record natin, may ano, moderator. Ako naman mag-affirm, magne-negative ka lang, gagamitin ko lang para fair. Bible lang gagamitin ano ko. Ano ba yung Sir Boy Letra, ano ba yung sola scriptura? Actually, dalawang klase ang maintindihan din talaga. Sola, pag sinabing sola, only. Pag sinabing scriptures, scriptures, holy book, scriptures 'yan. Ngayon, meron dalawang klase ng sola scriptura, merong modern, meron classical. So ewan ko kung saan ka doon. Ano ba yung classical? Hindi, dapat ikaw may alam niyan, bro. Kasi pag i-explain ko 'yan dito. Hindi. Sa akin kasi, ang intindi ko, pag sola scriptura, sa Tagalog, ang banal na kasulatan lang. Yun nga ibig sabihin nun, bro. Latin, sola, ang ano, only. Ang ano? Ang banal na parang kulang kasi. Bible alone. Yun na nga, bro. Bible alone ang ano. Final authority. Final authority. Yes. Ayun nga, tututulan ko, bro, eh. Sige, ang basa sa Biblia mali. Yan yung sola scriptura. That's the very essence of sola scriptura. Kung hindi mababasa sa Biblia, mali. Hindi, ito yung topic, bro. Ito yung naman yon. Mali. Yon. Yun yung tinututulan ko naman doon. Omo hindi nabasa sa Biblia, mali. Bro Enil, ito na lang. Ito pa yun ng sola scriptura. Para ano tayo sa topic, bro? Para fair tayo sa topic. Ganito yung topic, bro. Patutunayan ko na ang doktrina na ang Biblia ang final authority ay sa demonyo. What? Ayan. O, gusto mo, ikaw mag-affirm kung masakit sa'yo yan. Anong... Bible alone kasi yung ibang denomination kasi they are created after the creation kasi of bro, the Bible. Kaya hirap ka lumaban sa atheist, bro.
Kasi naka-Bible alone ka. Actually, pag kami ang lumaban sa ATEIST, hindi yung Bible ang ipapang-plant namin, yung simbahan. Kasi yung tinatag ni Jesus Christ na proof of evidence na merong Kristo is yung church. So, kaya nga chine-challenge ko sa ito para to sa mga nakikinig at sa mga susunod mong ituturo. Okay. Actually, ang ano ko naman, whether we like it or not naman, ang binigay naman talaga ng Diyos yung salita, hindi naman agad simbahan. Nagkaroon lang naman talaga kaya, ng simbahan. Kaya nga discussion tayo, bro. Oh, para po sa kapakanan ng lahat ng mga nag-nagke-claim na Christian denomination kontra ATEIST, bro. Ang aring ko, bro, hindi naman for discrimination, for ano to, educational purpose. Kung ayaw mo, kung gusto mo, okay lang. Basta okay lang. Ang ano ko, formal discussion, walang personal attack, hindi ko atakihin kahit yung church niyo, hindi ko atakihin yan. Sa doktrina nga lang tayo, atakihin ko talaga yung doktrina ng Bible alone. Asahan mo yan, wag ka. Pero as to be fair, Bible lang tayo, walang gamitan ng ibang reference. Lalaban ako. Bible lang. Actually, hindi naman ako talaga well versed sa Bible, ano. Pero tatry ko rin hanapin kung ano. Ngayon mag-review ka muna pala. Education. De, okay lang na ano. Ano naman ngayon, available na naman ngayon na ano nga sa internet. Flowers, may hanapin ka para ano. Wala, hindi naman ako nag-ano. Kumbaga parang gusto ko rin maintindihan. Yung Ayun. Sola Scriptura. Yan ang purpose ko. Sola Scriptura ba yung purgatory? Yan ang purpose ng... Sola Scriptura ba yung purgatory? Pero kasi yung sinabi ni Sir Antagonist. Si Sir Antagonist ba yung kausap mo kanina, Sir Boy Letra? Si Antagonist. Sabi niya kasi, yung sinabi niya na yung Sola Scriptura ay may paniniwala kapag hindi nakasulat sa Bible, mali na 'yon. Yan yung paniniwala ng mga paniniwala nila. Pag hindi nakasulat kasi may mga bagay po talaga kahit yung Bible sinabi niya, hindi lahat nakasulat doon . Pero narinig mo naman yung statement ko, alam ko yung paliwanag sa Sola Scriptura, 'di ba? Alam ko siya depende saan. Ano yung paliwanag mo? Ang stand ng INC. Saan mababasa? Saan mababasa? May word ba na ganito? Tatakbo sa mga Greek, yun. Tatakbo sa Latin, tatakbo sa Hebreo. Para lang, ang isang word, pinagtatalunan. Pero yun mag-review ka. Ang advice ko sa'yo, bro. Para may ano ka, mag-review ka para ano. Tapos iset natin kahit mamaya. Kasi babiyahe pa rin ako . Babiyahe pa rin. Yan yung kapalpak. Ayoko naman maghamon ng on the spot. Ano naman, ang pangit naman kasi ako prepare ako tapos yung kausap ko hindi, di ba? Ambush, parang inambush ko naman yun, di ba? Di, okay lang. Sa ako naman, di naman ako yung sa akin lang. Sige. May matututunan kang magandang. Iset natin ba? Ang rules natin, maganda sana Oxford . Dito na. Oxford. It's 8:24 AM. Sino yung magke-cater? Sila Flower? Si Antagonist yung judge. Hindi ko po alam. Po ko dito. Flowers. Yes. May magsiset daw ng debate. Set muna. Wag muna ngayon, bro. Kasi sabi ko sa'yo, mag-review ka muna, bro. Maniwala ka po. Kumbaga sana kung may makakausap ka rin dito, kumbaga parang makikinig lang muna. Kung may maibabahagi ako, then I will. Pero yung hindi na nga. Siguro I would not engage debate or ano. Kasi this one. Formal discussion naman. Kumbaga, ito, hindi lang to para sa akin, Sisi. Kato, hindi, ano to, para sa mga nakikinig. Kasi gusto ko i-share sa lahat ng tao. Kanina nga po, na-interest lang din ako dun sa topic na naka-post kanina. Ikaw, kagwala ko? Kaya yun. Ikaw, kagwala. Din naman po. Yun nga ganda nga, bro . Patagalasize . Kasi, baka mamaya, bro, ang concern ko, Christian tayo, sasabihin nyo, Christian ako. Tapos, yung Sola Scriptura pala, kaya kong patunayan, sa demonyo pala yan. So, ala, pangit naman, di ba? So, kailangan nyo ipagdanggol yung side nyo. Ang ko lang, kung ang tatayuan mo ay hindi Sola Scriptura, so, ano yung other reference mo if it's not Sola Scriptura? Ang point dito, bro, hindi porket bumabasa ako ng Bible verse, Sola Scriptura na ako. Pwede akong bumasa ng reference,
kaso hindi siya accurate sa topic. Ang ibig sabihin, self-reputation yung gagawin ko kasi yung sola scriptura na doktrina, kaya kong patunayan yung sola scriptura ay mali sa pamamagitan lang ng Bible. Pero hindi porket nagbabasa ako ng Bible verse dito, sola scriptura na ako, Roman fallacy yun. Kunyari, may binasa kang verse, si Jesus Christ bumasa ng Bible verse. Okay. Sola scriptura na, mag-conclude ka na kagad, sola scriptura. Hmm. Ang ibig kong sabihin, bro, ganto. Kung mahal natin yung Biblia, bro, kung papaniwalaan natin yung Bible, kasi kami, Roman Catholic Church, sinahalikan namin yung Bible, bro. No? Mahal namin ang Biblia, inaangat pa namin yan, bro, bago kami magmisa. Ang ibig sabihin dito, kung gusto mong paniwalaan yung Bible, huwag mong paniwalaan yung sola scriptura. Ayan yung pinaka-ano ko dito. Parang medyo... O, di natatawa ka, di ba? Kaya nga, ang challenge ko, bro. Hindi ko maisip. Malay mo, bro. Maano ka, kasi ako, ano naman to eh. Hindi naman to para sa akin. Baga, alam mo, maging, ano ka, Catholic or makabalik ka sa Roma. Kasi, Bible verse ang gagamitin ko, bro. Bible ang gagamitin ko. Hindi ako gagamit ng iba. Para paniwalaan mo ko. Kasi Bible alone ka eh. So, para paniwalaan mo ko, gagamit ako ng Bible, pero papamalian ko yung Bible alone. Kasi para sa akin, yung Bible alone at Bible or Bible believer ay magkasalungat yan. Sabi mo, Bible alone ka, tapos kasi tagal ko nagbabasa ng Bible, bro. Kung Bible believer ka at nakakaunawa ka ng Biblia, hindi mo papaniwalaan yung Bible alone, yun yung paninindigan ko. Okay. Kahit sabi mong final authority, ano-ano. Sir Boy, parang may ano rin kayo bukod sa Bible, di ba? Parang may at... Pagsasalita yung host, pagsalita yung... Thank you. Sorry. Siguro mas maganda kung gawin nyo na ngayon, mag-discuss na kayo in-air. Kasi interesado siya sa stand mo. Okay, ako na-interested. Tama si host. Oo, ito sa discussion lang naman ito. Oh, discussion na lang. Morning po. Ano, simulan na natin. Hindi na lang siya formal, ganun. Kumbaga, para nag-uusap na lang. Pero pag sinabi kong tama na yung isa naman magsasalita kasi kanina ka pa, ano yan, tanggapin nyo yun, ha? Opo. Sige na, simulan na kayo. Mauna na muna si Boy Letra since si Boy Letra yung... Si Inel kasi siya yung affirmative. Okay, si Inel pala yung affirmative. Affirmative. Sabi ni Boy Letra, willing to rise doctrine of devil. Ah, oh, willing ako. Sige. May debate ba dito? Sino magde-debate? Discussion lamang daw sila. Mga anong sekta na bibilang? Si Boy Letra, Katoliko siya, si Inel born again. Sabi ni Kristo, ang papakanin daw ay ano? At ang itutubos ng dugo ni Kristo ay ang iglesia ni Kristo. Ano na natin, bro? Simulan na natin para kasi uuwi na rin, uuwi pa ako eh. Mamaya ka na, mamaya ka na, Art Me. Bro, sige na, Boy Letra, simulan mo na. Salamat, Flower. Simulan ko to, no? Ang sola scriptura ay doktrina yan ng demonyo kasi kukontra yan sa tinatawag na magisterium o authority ng church na mag-create ng doctrine at oral tradition. Ang ibig sabihin kasi ng tradition, guys, ito ay ibig sabihin ay naman ng aral. Kaya tradition, ibig sabihin, yung aral na to galing pa sa naman na. Ibig sabihin sa mga mas naunang tao, kaya nga tradition, naman ng aral. So, yung oral tradition na kagaya to ng tradition ng Bible kasi ang Bible ito ay isang uri pa rin ng tradition kasi written tradition. Ibig sabihin naman ang aral natin itong Bible sa time pa ng mga apostol. Ngayon itong tradition na to, ito ay sacred, ibig sabihin sacred tradition. At ang sacred tradition ay binubuo ng oral at written. 2 Thessalonica 2:15 letra for letra. Kayo yung manindigan at magtibay sa mga aral o sa ibang salit sa mga tradisyon na aming itinuro. So, yung sinabing aming itinuro, may tagapagturo. Yun yung magisterium. Sa aming itinuro, maging sa salita, letra po letra, o maging sa sulat, letra po letra. So, hindi ako tutol sa sulat. At sa aming mga isinalita, letra po letra. So, ano daw manindigan? Sa aming mga isinulat, at maging sa salita, letra po letra. So, hindi yung sulat lamang.
meron ding salita, no? Kaya nga naman ng aral, no? Ngayon, ang sola scriptura ay ito ay doktrina ng demonyo. Bakit? Ito ay kasinungalingang doktrina. So pag sinabing kasinungalingang doktrina, doktrina po 'yan ng demonyo. Unang Timoteo 4:1 hanggang 2 letra po letra. John 8:44. So ang aman ng gumagawa ng kasinungalingan si Satanas letra po letra. O ngayon ang tanong, si Satanas ba ay naging sola scriptura? Yes, no, doon sa Mateo 4, Lucas 4, si Satanas, ang sabi ni Satanas, hindi ba't nasusulat? Sinabi niya ay Kristo. So si Satanas gumagamit ng Biblia letra po letra, no? Mateo 4, Lucas 4, babasahin niyo ng buo 'yan since verse 1 to 10. Dami niyan. So ang tanongin natin Satanas, gumamit ka ng Biblia. Walang problema doon. Ang tanong, authorized ka ba? Ibig sabihin ng authorized, inutosan ka ba na gumamit ng Biblia, mangaral ng salita ng Diyos? Kasi yung Biblia, salita ng Diyos, so inutosan ka ba? O hindi, wala nga naman utusan si Satanas. Uy, Satanas, utusan kita, Diyos ako, mangaral ka ng salita ng Diyos. Walang ganun eh. So wala na sa isang ano ng church namin na authorized. Kailangan authorized ka, mangaral ng salita ng Diyos. Pangalawa, meron ba si Satanas sacred oral tradition na manang aral sa mga mas nauna sa kunyari itong Christian, may mga namanang aral to sa mga mas naunang mga tao ng Diyos, like ng mga kasi ang first batch ng Christianity is mga Israelites, and ang mga first batch yung mga apostle. Meron ba? Kasi ang 2 Timothy 3:16, ang lahat ng kasulatan ng kinasihan ng Diyos ay magagamit kasama Old Testament. So therefore, yung Old Testament na ginagamit ng mga Israelites, nama na rin niya ng Christians. So ibig sabihin, kind pa rin yun ng sacred written tradition. So walang tutol doon. Pero walang nakasulat na alone doon, no? Walang ganun doon eh, no? So wala si Satanas noon ng oral, hindi written na. Ang source lang ni Satan, Satanas, yung Diablo, aklat. Kasi nga, kagaya natin, mabibili yan sa National Bookstore. Bumili ka dyan sa National Bookstore, ang daming Bible yan, mga salita ng Diyos yan. So si Satanas, gumamit ng Biblia, hindi siya authorized, tapos wala rin siya sacred oral tradition. And then, lalabas si Satan, ang source niya ay Bible. 2 Corinto 2:17, ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pangangalakal sa pera. So kung ikaw ay isang mangangaral, wala kang oral tradition kagaya ng mga apostol, wala kang hindi ka inutusan, kumbaga sumulpot ka lang kunyari ako nabaliw ako, kunyari magkulong ako sa kwarto, tapos hindi ako kumain, ang source ko Bible, mag-aral ako ng Bible, magturo ako, hindi naman ako inutusan, nag-claim lang kunyari inutusan ako ganto, wala ka naman karuktong sa mga tunay ang inutusan sa Biblia letra po letra, hindi sa panahon ng mga sa panahon natin ngayon letra po letra. Mateo 28:19 hanggang 20 letra po letra, ang mga apostol, gawin yung alagad ko ang lahat ng mga tao sa lahat ng bansa letra po letra. Sa Marcos 16:16, kung sino man ang sumampalataya ay siya maliligtas, kung sino man ang hindi sumampalataya mapahamak. Ang sabi doon turuan, hindi sinabi doon letra po letra sa mga apostol, nasulatan nyo sila, basahin nyo yung mga sulat nila, sariling unawain. Actually, 2 Pedro 1:19 hanggang 20, walang sino man na makakaunawa sa banal na kasulatan, sino man banal na kasulatan, written tradition, sa pangsarili, letra po letra, sarili, alone, papakahulugan, letra po letra. Kundi ang mga taong nasa ilalim ng banal na kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Yun yung church sa verse 20. So kailangan ng church. No, ang church ang magaguide sa Bible, hindi yung Bible ang igaguide ang church, baliktad. Baliktad, no? Ang Bible alone o sola scriptura. Ang Bible igaguide yung church, mali, baliktad po. Ang church ang magguide sa Bible para ituro sa mga tao. Kasi yung Bible hindi yan nagsasalita mag-isa. O, nagagamit pa nga yan ng mga lahat ng mga mangangaral, mga bula ang mangangaral, 2 Pedro 3:15 hanggang 16. Ang alam niyo yan, letra po letra yan pag tinanong sa akin. Lahatan na. So, ang tanong dito, itinuro ba ito ng mga apostol? 1 minute remaining. Oh, 3 minutes. Hindi ito itinuro ng mga apostol. Kung gusto nating paniwalaan ng Biblia, itakwil natin ang Bible. Alam kasi, sa demonyo to, bakit sa demonyo? K-
kasinungalingan to. Una sa lahat, walang Bible alone sa Bible. So therefore, sinungaling, no? Kasi Bible alone, no? Sabi natin, oh, Bible alone ang doktrina natin, final authority. Tapos gagamitin yung Bible, source Bible. Ngayon, ang tanong, oh, ako, Bible alone ako. Tuturuan mo ako ng Bible. Saan sa Biblia yung Bible alone? O sola scriptura, o sabi natin, yung scriptures lamang ang dapat paniwalaan. Scriptures lamang, letra po letra, ang dapat paniwalaan ang source ng salita ng Diyos. Wala nang iba. Alone niya, alone only. So, si Satanas po, wala akong tutol si Satanas, may church. O mga sinagoga ng Diablo, wala akong tutol yan. Pero hindi sila authorized. Yun nga yung problema eh. Kayo may church kayo. Kami may church kami. Kami authorized. Claim namin. 33. Time na po. Time na. Time na. Apo. Tanong na. Okay. Yeah, thank you sir Boy Letra. Marami ko na ano, naintindihan ko naman yung sinasabi mo. Maganda naman yung mga pinunto mo. Tanong ano, ang tanong ko naman ito. Yung salita kasi, yung una yung palagay mo ba yung bago na sulat, hindi mo na nila naintindihan or naunawaan sa pamamagitan ng salita na ibinigay sa kanila ng Diyos o ng Banal na Espiritu? Siyempre naunawaan nila, no? 1 Timothy 3:16, no? Mauunawaan mo, malalaman mo ang dapat ugaliin ng isang tunay na Kristiyano pag nagpunta ka sa bahay ng Diyos, yun yung iglesia, no? Doon sa iglesia, Lucas 10:16, kung ano mang sabihin ng mga apostol, kung ano mang sabihin ninyo, sabi ni Kristo. Kung sino man nakikinig sa inyo, siya ang nakikinig sa akin. Kung sino man ang lang po yung sagot nyo, priority magsalita yung nag-ano. Okay. O, yun mo, tama po yun, nasulat. Kaya alam po, ang tanong ko, syempre, alam naman po natin lahat na yung tao hindi mabubuhay ng panghabang panahon. Tama po ba? Kaya yung kanyang mga nalalaman, kailangan niyang isulat yon para makarating sa iba pang panahon at maintindihan. Ah, mali. Syempre. Mali. Ha? Mali. Mali. No, sabi doon sa Joe. Boy Letra, sandali. Boy Letra, wag kang magsasalita. Ay, hindi ba niya ina-address? Di form niya ng tanong. Parang conclusion pala yun. Dapat patanong. Di pa siya nagsisimula ng tanong niya. Oh, kumbaga, naglalatag pa siya ng foundation. Ah, sige, sige. Naglalatag ko lang ako. Ang ano ko lang po doon, syempre, hindi naman magtatagal yung tao din. Pero hindi naman niya yung purpose. Purpose ng Diyos yun kung bakit nasulat yung salita ng Diyos. Kumbaga, parang yung salita would by the way, para ma-reach yung the generation right now and the other generations to come. So basically, hindi ko naman tinututulan yung authority ng church. Okay naman. Kaya lang, yung authority ng church, saan ba nila nakuha yun? Sa Diyos, sasagutin ko na. Pwede na akong sumagot. Ang sagot ko, ang authority niyan, galing yan kay Jesus Christ. Mateo 16:18, hindi po galing sa Biblia. Okay. Makinig ka muna bro, no? Tapos yung sinabi mo na ang purpose ng pagsulat nila eh, dahil mamamatay na sila at para ma-preserve yung salita ng Diyos, mali po yan. Kaya po sila sumulat noong mga time na yan kasi nakakulong sila. So therefore, kailangan nilang sumulat para iparating dun yung kanilang mga... Pero mayroon silang mga disciple. Yung mga disciple nila, nandun yung dun nila sinasabi, tinuturo yung kanilang mga... Pasa-pasa yan, Joel 1:3, letra po letra. Sabihin nyo sa kanila at sa inyong mga anak at sa susunod na saling lahi. Ano yung sasabihin? Doon sa Isaiah 59:21, letra po letra. Kung saan siya nakipagtipan, ito ang tungkol sa akin. Kung sa kanino ko nakipagtipan at nandun ang aking banal na Espiritu Santo, ang aking mga salita, sabi ng Diyos, ay inilagay ko sa kanilang mga bibig. Hindi maglalaho sa kanilang mga mabibig at sa bibig man ng kanilang lahi at sa bibigman ng kanilang angkan hanggang sa susunod na saling lahi, magpakailanman, letra po letra. Ibig sabihin, yung pag-preserve ng salita ng Diyos, hindi po sa papel lang. Wala akong tutol sa papel, pero nandun po sa bibig ng mga tao, letra po letra. Isaiah 59:21. Opo. Ayan. O yan na. Kaya nga po, hindi po ba, ano yung mga binanggit yung mga verses? Saan po nakasulat yun? Again, hindi porket bumanggit ako ng Bible verses, Bible alone na rin ako. Kaya ako gumagamit ng Bible verses. Hindi ko sinasabing alone. Tinatanong ko lang po kung saan po nakasulat yun. Ah, nakasulat yan sa Biblia, no? Yun po, di po ba? Bago yan. Pati yung sinabi niyong... Opo, kasi po nga po, ang paniniwalang Kristiyano po,
ang salita. Pwede na ba kung sumagot, bro? O, sasagot ako, no? Hindi, nasagot na niyo po. Wala hindi, po kailangan, kong, kailangan ko mag-explain. I need to clarify. Kasi magpa-follow up question ka, hindi naman yun yung... Ganito, ipopost ko muna yung time ni Enel sandali ang magsasalita okay. Ako. Kapag time nung isa, pwede siyang magtanong sa isa, pero mas priority na magsalita yung ano sa time niya. Ngayon, pag may tinatanong sa inyo, kailangan maikli lang yung sagot niyo. Yes, maikli lang. Pwede 20 or 30 seconds lang dapat. Oh, kasi nga, mauubusan ng tanong, mauubusan ng oras yung may-ari ng oras. Hindi, orasan niyo 20 seconds. 20 seconds, pwede na ako dun. Huwag naman yung yes sige. Or no lang. O, pangit naman yun. Eh, mag-object naman kayo kung sa tingin nyo ka-object-object yung tanong niya. Sabi lang kayo. Sige, ipe-play ko na ulit yung oras. Sige, go na. Ah, sige, ang sagot ko dyan, mali nga yung kasi nga. Ano nga ulit yun? Nawala tuloy. Tanong ka nga ulit, bro. Nag-sick-in yung sinabi mo sa tanong niya. Sige, anong sabi mo? De, malinaw naman sa akin. Hindi ko naman sinabing kinatwiran ko yung ano, no? Yung mamamatay sila or what. Sa akin lang 'yon. Pero ang may sabi ko naman, may paraan ng Diyos para maparating 'yon yung salita niya. Ngayon, ang paniniwalang Kristiyano kasi sa amin, ang salita at ang Diyos ay isa. Yun nga, binanggit na 'yon sa Juan 1:1 eh. Ano? So meaning to say, kapag okay, ito lang. Lahat na sinabi mo naman, may katotohanan naman 'yon. Totoo naman 'yon. Sabihin ko totoo naman 'yon. Pero totoo 'yon. Naniniwala naman ako doon sa sinabi mo. The church has give it. Kaya tinanong ko, saan authority nakuha ng church? Sabi mo kay God, si God, yun din yun eh, yung salita eh, na nagkatawan tao nga eh, sabi nga ng unang 1-1 eh, no? Tanong ba yan? Ang salita, objection muna. Ngayon, objection okay, muna. Okay, wala pa po akong ano, wala pa po akong ano. So, meaning to say, ang, I would say, na secondary ang church, hindi ko tinututula pag sinabi kong sola scriptura, I'm not questioning the authority of the church na hindi gagamitin ng Panginoon ng church. Kasi nasa Biblia naman na nagagamitin niya yung very good, very mga alagad, yung mga ganyan. So, pag sinabing sola scriptura, within the confines, pagkakaintindi ko, within the confines ng sinasabi ng Biblia, which is ginagamit mo rin na sinasabi ng Biblia. Pero objection mo na, Mr. Moderator. Oh, ano po yung objection ang objection ko, nasa time kasi tayo ng questioning. So, paano ko sasagutin lahat ng mga sinabi niya na okay, nagpapahayag siya? Inilera ko muna. Inilera ko muna para makapag... Sa time ng ano yan? Sa time mo ng paglalatag yan? Kino-cross-examine ka muna. Ganito kasi, Boy Letra. Kasi first time lang kasi ata ni Inel dito. Opo, so, ang discussion, bali ang format natin ngayon, parang discussion, hindi talaga siya debate, more on discussion siya. And then, tig 7 minutes kayo, mas priority magsalita kung sino yung may-ari ng oras. Ganun, ay, parang ano, parang chess type. Alam ko na, sige, parang chess type. O, oo, sige. Kasi first time lang kasi ni Inel, kaya ganun. Hayaan mo na lang, Boy. Priority kung sino yung may-ari ng oras, ha? Okay, sige. Okay. So, ang topic po kasi natin, yung sola scriptura, sabi nyo, word of the devil. Tama po, yun yung ano natin eh. Doktrina, oh, doktrina ng demonyo. Doktrina ng demonyo. Mm. So, hindi ko mo ginamit naman, hindi explain, hindi ko mo ginamit naman ng demonyo, sola scriptura na yung demonyo. Pag sinabi ko naman din na sola scriptura, hindi naman ibig sabihin, the scripture reveals all the truth, no? Pero it has a final authority on the truth itself, ano? Kasi pwede namang, ano, yung mga hindi nasusulat, may mga katotohanan din doon, person, yun. Yung common, oh, may mga katotohanan. Pero ang inaano ko lang dito, I'm not also yung church, hindi ko naman kina-question yung authority because it is written also in the scripture, ano? And when I ask you kung saan nakuha one yung 1 minute remaining. Kung saan nakuha yung authority, you said sa God. Eh, God and the word is just one. Yun lang according to John 1:1. Thank you. Okay, ako naman magtatanong, 7 minutes ko naman, no? 7 minutes ko, oh, chest type pala to. Oh, okay. Kontrolado ko yung 7 minutes ko. So, ang tanong ko, si... Hindi ba maglalatag muna si Inel? Hindi, oh. Parang latag na rin yung ginawa niya. Kung ako, hindi na ako maglalatag mamaya. Okay. Yeah, oh, bali, Kim, nga, yun nga, in-explain ko na kanina kung anong format niya. 7 minutes. Ano lang sila. Oo. Oh, tama. Sige, ako na, 7 minutes. Lang sila. Bali, question, latag, bahala na sila kung anong gusto nilang gawin. Basta 7 minutes, priority sila magsalita. Ayun nga, parang chess type, parang chess type, ubusan lang ng oras. Ngayon, ang 7 kasi minutes hindi ko. Pa, hindi pa ano ni Inel yung gano'n na cross-examine. Bago lang salita. Ang first question ko, as may 7 minutes, nakaparoon sa 7 start minutes. Start na, yan. In-start part na rin to ng presentation ko. Ang tanong ko,
si Satan ba may oral tradition, oral sacred tradition o naman ng banal na aral sa pamamagitan ng kanyang angkan o sa pamamagitan ng salita? Meron bang ganun si Satan? Sagot. Bro. Wala po nasusulat about na ganun. So yung sacred oral tradition, ano yung sacred oral tradition na may, na hindi katutol na merong sacred oral tradition? Hindi katutol. Hindi po, sinasabi rin po ng Biblia 'yun as you quote kanina. So so naniniwala ka sa magisterium? Naniniwala ka na ang church kayang magbigay ng doctrine kahit wala yung Bible kasi merong pang isang source. Yung pero hindi ako tutol na yung sacred written tradition, yung Bible, eh salita ng Diyos yan. Pero considered yan, balance yan na salita ng Diyos yung hindi nasulat, may salita ng Diyos na hindi nasulat, tanggap mo. Apo. So doon sa 2 Thessalonica 2:15, yun nga yung sabi ni Pablo, na manindigan kayo doon sa pamamagitan ng salita at sa sulat. Ano yung tinuturo nyo na hindi na isulat? Ano? Yung mga kagilagilas na ginawa ng Diyos, sabi, kung may kung isusulat ko, kulangin daw yung something. Hindi, ano, magbigay ka, example. Ha? Yung mga himala na ginawa ni Jesus. Hindi, magbigay ka ng example, bro. Yun lang, ba? Hindi, isa, currently, yun yung alam ko na mga hindi nakasulat. Yung sinasabi mong salita, I don't have any idea. Kung yung mga salita kasi, yun ang sinasabi ng Biblia eh. So, sa tatanong na ako, saan nakasulat yung, kasi sola scriptura, doktrina nyo, saan nakasulat yan sa Bible? Kahit diwa lang, sige. Yung sola scriptura. Nasa dyan yata, teka, hanapin ko pa lang. Kaya lang, it will take. Sige, magbigay na lang ako ng verse, bro. Total, hindi ka naman prepared. Ang isa sa ginagamit ng verse ng sola scriptura, unang Korinto 4:6 na huwag kayong magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Ginagamit mo yan. Mm-hmm. So, do you believe na Bible alone yan? Kung yun lang ang pagbabasihan? Okay. Hindi. So, hindi Bible alone yun? Hindi yan. Yung hindi higit sa nasusulat, that should be obeyed. Ibig sabihin, yung interpretation, but the Bible is also explaining that ang Biblia magagamit din sa hindi magandang paraan. So, wala akong ano dyan. Hindi magandang pamamagitan. Oo, wala akong tutulian. Kaya yung pangliligaw, pwede yun. Pwede magamit talaga ang Biblia. Hindi, wag muna tayong pumunta dyan. Dito muna tayo sa mabuting turo. Kasi bumasa ako ng verses, unang Korinto 4:6. Huwag kayong magsigit sa mga bagay na nangasusulat. Alam mo ba na sa interlinear, sa morphology or part of speech, isa sa ano ng morphology, part of speech niya, hindi siya noun, verb siya. Okay. So ibig sabihin, gawa yan, kilos yan. Hindi siya isang bagay o isang ano, kilos yan, verb. So anong ibig sabihin? Verb, alin ang verb? Yung prograpei, prograpo yan sa lexical eh. Yung nasusulat. Hindi siya Bible. Hindi siya scriptures. Tama. Ano 'yan? Anong ibig sabihin sa nasusulat? Ibig sabihin, wag na nga, hindi mo pa kasi alam yung verse na 'yan, no. Dito sa binasa kong verse kanina, Lucas 10:16. Kung sino man nang nakikinig sa inyo, siyang nakikinig sa akin. Kung sino man ang magtakwil sa inyo, ako ang tinakwil, pati ang Ama na nagsugo sa akin. Okay. Anong sabi doon? Kung sino man na nakikinig o sinong bumabasa ng sulat nyo? Nakikinig, yun ang sinasabi. So ibig sabihin, nagtuturo kakabasa mo. So ibig sabihin, ang papaniwalaan natin, hindi yung nakasulat lamang, kundi yung church. Kung anong sabihin ng church, letra po letra, nakikinig tayo kay Kristo. Tama. Okay, ganito at ganito. Yes or no? Kung anong sabihin ng church, paano tanong? Ang tanong sabi mo, bawal yung yes or no lang eh. O, wag naman yung yes or no. Sige. Ang ano ko lang, sabihin mo muna yung yes or no bago ako mag-explain. So, ang tanong ko dito. Sige. Yung sinabi niya ni Kristo na sino man ang nakikinig sa inyo, siyang nakikinig sa akin. Kung sino man ang magtakwil sa inyo, ako ang tinatakwil. Oo. Kung anong sabihin ng church, kahit hindi siya nakasulat sa Biblia, kasi wala nga tayong mabasang Bible alone, papaniwalaan mo? Eh, yun ang sabi ng Biblia eh.
Lucas Justice Saiz. Okay. Tanggap mo 'yon. Kung ano yung tanong mo, hindi. Yung sa pagkakatanong mo kasi yung tinatutungkulan dito na sinasabing by context, sino ba yung sinasabihan na tatanggapin at hindi? Tatanggapin at itatakwil. Sino yung pinatutungkulan ng salita? Di ba yung mga alagad ba yan? Kaya nga yung mga alagad nga, yung church okay. Na. Yung mga alagad is representing the church. If that is, yun yung sinabi ng ang Panginoon sa mga alagad, yes. Oo. Oh. Dapat talagang pakinggan sila. Ngayon, ito yung okay. Sunod na tanong ko. Sa Isaiah 59:21, ang sabi doon ng Diyos, ang aking salita ay inilagay ko sa inyong bibig. Hindi maglalaho. Hanggang sa susunod ng sa saling lahi, hanggang sa susunod ng saling lahi, magpakailanman, letra for letra. Yung salita ng Diyos nilagay sa bibig ng tao, hindi maglalaho magpakailanman. Tanggap mo yun? Oo naman. Yes. So, ibig sabihin sa bibig, hindi lang sa bibig, ibig sabihin sa labi, hindi lang sa labi, sa puso, sa isip. So, ang sunod na tanong ko, so kahit hindi nakasulat sa Biblia, pwede pala natin paniwalaan. Ay, basta teka. Sinabi ng church. Sa ngayon, sa kapanahonan kasi natin ngayon, bro, yung mga nakasulat, yun yung pattern natin. Lahat ng sinasabi... Teka muna, makinig ka muna. Yes, yes or no muna. Kasi nag-affirm ka, sabi mo, yes. Ang sabi kasi sa talata... Sa mga alagad. Yes, sa mga alagad. Dito muna tayo sa Isaiah 59:21. Ang sabi dito, hindi maglalaho ang aking salita na inilagay ko sa inyong bibig, hindi maglalaho hanggang sa susunod na saling lahi. Hanggang sa susunod na saling lahi, magpakailanman, letra po letra. Hindi sinabing specific lang sa mga time nila ng mga apostol. Tatanggapin okay. Mo ba to? Oh, yes, okay, yes. Time ka na, boy, letra. Time na. Yes. Siguro last na yan. Oh, last na 7 minutes niya na yan. Okay. Sir boy, okay. Sir boy, totoo naman po yun na nilagay naman talaga ng Panginoon. Kaya yung paglalagay na yun, nakukuha natin sa pakikinig. Sa mga, pero yung mga nagsasalita po nun, yung mga nagsasalita po, ay kinukuha din nila po yun kasi wala namang aral silang matututunan na mape-place sa bibig nila kung hindi nila babasahin ang salita ng Diyos. So therefore, yung mga tagasunod naman, yung iglesia, kinakailangan i-double check, i-check din nila kung tama yung mga turo. Kaya marami nga po naliligaw, dahil ang Biblia nagagamit din sa hindi maganda. Saang verse? So, ha? Saang verse? Yung sinasabi mo? Yung kalim po. Yung sinasabi mo, saang verse yan? Na nagagamit sa hindi sa masama at sa ano? Hindi, yung sinasabi mo na sige, wag na pala akong magtanong. Oh, ikaw magpahayag ka na. Time mo 'yan. Sige bro, go. 7 minutes mo, bro. Okay. Opo, nasa Biblia po 'yon. Na hindi ko lang po talaga makuha yung ano, yung verse. Okay. Na ang salita ng Diyos ay magagamit din sa malang mga pagtuturo ng mga maling aral at maling doktrina. So, ibig sabihin po, kaya kailangan mong i-check yung sinasabi ng church mo if it is true and according to the Bible by sinasabi ng iglesia na yun, kung katotohanan ba yun. Otherwise, maliligaw ka. Okay, ngayon, ang sinasabi ko pong sola scriptura, kapag hindi ko naman sabi ko ka kanina, hindi ko tinututulan ng authority ng church. Yes, you can hear. But you have to, hindi lang naman puro salita lang. No? Teka, i-check ko yung Bible ko kung tama yung sinasabi na nagtuturo. So, ibig ba sabihin nun, hindi na ako sola scriptura kasi nakikinig ako dun sa turo nung isa? Eh, sinabi nga ng Biblia na kailangan mong aralin din ang Biblia day and night eh. Tapos, para lalo kang matuto sa Biblia. Kaya kailangan mo ring i-check. Hindi ibig sabihin na, pero yung idea na yun, it is also given by the scripture. So, I think, wala naman tayong pinagtatalunan much, but I think, kapag sinabi mo kasing hinighlight mo ang church, ang authority na kaagad, parang mali naman yata yun. Because the authority was given by God, ikaw na nagsabi. And it is from the Bible, yung mga verses na kinokote mo. And then, if the church has the authority, you have to believe on the church kapag iyon ay tama at according to what the scripture is saying. Otherwise, kapag hindi, hindi mo dapat paniwalaan yon. Kasi hindi yun sinasang-ayunan ng Biblia eh. Yung may authority ang church, as long as hindi siya nag-deviate
sa salita ng Diyos, then pwede siyang sundin. Eh, ganun naman, kahit naman Catholic, kahit ibang religion. Hindi naman ako totally sa kahit ang dating daan or Iglesia ni Cristo. Hindi ako totally ano sa kanila. May mga katotohanan silang sinasabi. That is according to the Bible. Ano? Kaya ako yun, ang paniniwala ko na sola scriptura, ang Bible talaga yung may authority because... Hello? May natawag ata kay Inel. Okay. Okay na po. Okay na siguro yan, sis. Susunod na lang, hanap na lang ng ibang ano. Pero okay kausap si ano, magalang ah. Mapakamagalang. Ilo po. Sir Boy, thank you rin sa mga share mo, sa ating moderator na. Ang ano ko lang bro. Ang I'm learning. Review mo lang yung mga verses ko bro, na gaya niyan, no? Inel. Ganito, Inel, so sunod, sana umakyat ka pa dito. Gagamitin natin yung mas formal na version talaga netong ano natin. Yung may cross-examination. Sige po, matayang i-ano ko rin po ito. Maghahanda ko rin po ito. I-follow mo naman si Flowers. Ayun po, sige po. Nasaan po ba? Sige po. Ayan yung host. Follow mo. I-follow mo. Yung papalo ko po. Sige po. Next time, ano bro. Kasi satisfied naman ako. Thank you, sir boy. Next time, bro. Kasi masarap ko ako sa purgatory, rebulto, prayers for the dead. Oo. Patunayan ko na sa Biblia lahat yan. Sige. Ano ka ba? OSAS ka ba? Ano po? OSAS. Ano po yun? Sorry. Yung OSAS, once you always save, madalas. Dalawang klase kasi yung nagpapakilala ng mga born again eh. Yung once you always save na, mostly mga Baptist yan. Minsan born again din, OSAS. Okay. Medyo questionable po sa akin din yun. Siyempre, abang nabubuhay tayo, kailangan yun. Nating okay ka pala eh. Ipagpunyagi yung ating kaligtasan at yun patunay na ligtas po tayo binago ng Diyos. Kaya, in a way, mali po kasi yung ibang interpretation sa one save, always save. Okay. So, okay ka pala eh. Next time na lang bro, ano tayo? Rebulto yan, sige. Para ano. Tutulga doon no na ang rebulto ng Roman Catholic Church kinasihan ng Diyos base sa Biblia. Direct sa rebulto namin ah. Wala po ako nabasa gano'n. yun nga, Bible tayo para malay mo ma-convince kita sa maging Catholic, 'di ba? Yun naman yung purpose ko, bro. Actually Catholic po ako. ang Catholic bro kasi hindi kami naniniwala sa sola scriptura, hindi kami naniniwala sa faith alone ba? Kasi po yung word na Catholic po. Universal. Church. Universal. Po kasi yun. Kayo po ay Roman Catholic. Eh po ah, wag niyo po. Hindi, ang ano dito bro, yung church may isang pananampalataya dapat Efeso 4:4. Filipos 2. Pero hindi naman tayo nakakalayo for some ano lang konti lang na ano. Okay ka pala no? Hindi naman po tayo nagkakaano ng pananampalataya, sir. Ang ako po kasi, dahil ako po talaga ay truth seeker, I do not really condemn atheists, other people, kahit iba pong religion. Kasi somehow, nadudun po yung ano eh, yung katotohanan pa rin po sa, mas maganda pa nga po, kahit nga po Muslim eh. Dahil may part po doon ng Bible na talagang totoo din naman po yung sinishare nila. No? Kaya sa akin po, as long as sinasang ayun na ng Biblia, tama yung turo, wala po. Kasi ang i-considered namin na ka-church namin, mga Orthodox, yung ka-faith namin, isang kasi, di ba, Efeso 4:4-5, may isang church, may isang Diyos, may isang bautismo, may isang pananampalataya. So, dapat pares tayo ng faith. So, hindi, ang sa akin lang naman, ang purpose ko, yung katotohanan na nasa amin, gusto kong i-share sa'yo, lalo ikaw, ang bait mo eh. So, siguro, yun na lang, sharing na lang tayo minsan pag nandito ka, wag na debit. O, hanap mo na lang ang flower ng ano dyan, mga... Ewan ko, si Totoy sana, kaso hindi kasi sumusunod sa rules to eh. Sarap sana ng ano yun ito, ipahiya ba? Kasi hindi sumusunod sa rules eh. Medyo mainit po yung ano ni Totoy Biba. Hindi, wala yun. Huwag mong sasagutin pag magtatanong yun. Huwag mong kausapin yun. Huwag mo si Sir Totoy. O, ba na ako guys, salamat flower ah. O, salamat. ADD po ba yun? Oh, dating daan yun. Sige. Baba na ako.